بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكين مهال نكابتيد سبحانه نمبلاتاين إسلام pakinggan mo ang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la tatba'unna sanana man kana qablakum shibran shibran dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-Yahudu wal-Nasara. Qala faman. Hadithun sahih. Hadith mula kay Abi Sa'idin al-Khudri, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, susundan ninyo ang mga paraan ng mga bansang nauna sa inyo. Dangkal sa bawat dangkal at siko sa bawat siko o di kaya pulgada sa pulgada, kahit na sila ay umasok sa isang butas ng mastigure, kayo ay susunod sa kanila. Nagtanong ang mga sahaba, al-Yahudu wal-Nasara, sino ang tinutukoy mo o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang mga Hudyo at Kristiyano? Qala faman, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino pa? Ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Ito na ang sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uulitin natin ang hadith. Ang hadith ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susundan ninyo ang mga bansang nauna sa inyo sa bawat dangkal, siko sa bawat siko, mismong pulgada sa bawat pulgada, ay susundan na ninyo na kahit na sila ay pumasok sa isang butas ng mastigure, ibig sabihin delikado, ay susunod pa rin kayo sa kanila. So ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tinutukoy ng propeta ay ang Yahud wan Nasara, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Tulad ng nangyayari sa ating panahon ngayon, ang pagdiriwang ng New Year at Christmas, malinaw na malinaw ito sa atin. Hindi ito kagagawan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito gawain ng isang tunay na Muslim, sapagkat ang New Year at ang Christmas na ito, ang mga founder nito ay ang mga Yahud, ang mga Hudyo at mga Nasara o di kaya ang mga Kristiyano. Sila ang founder ng gawain na iyan. So bilang isang Muslim na hindi tayo pwede gagaya sa kanila, tingnan ninyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinahayag niya ito. Ipinahayag niya ito sa atin na ang mga kamusliman na ginagaya na nila ang gawain ng ibang relihiyon, kahit pulgada sa pulgada o kahit dangkal sa dangkal, ginagaya na ito ng mga kamusliman. Subhanallah. Tingnan ninyo, hindi lamang pulgada sa pulgada, ginagaya mismo ang malinaw na ipinagbabawal ng Islam. Subalit, napakaraming mga kamusliman na ginagaya nila ang gawain na ito. Subhanallah. Pagsapit ng Christmas, napakaraming Muslim na gumagawa ng Christmas. Nagpipicture sa Christmas tree, gumagawa ng mga regalo. Sumasali sa Christmas na iyan, sa mga Christmas party. At nag-iilaw-ilaw din sila tulad ng pag-iilaw-ilaw ng Hudyo at Kristiyano. Kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ito pwede sa isang Muslim na gumagaya sa gawain ng ibang relihiyon. Sapagkat Muslim tayo, may sariling batas tayo, may sariling pagdiriwang ang Muslim.
sa kapahintulutan ng Allah at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating din ng New Year, napakaraming mga kamusliman na gumagaya tulad ng paputok. Bumibili din ng mga paputok ang mga kamusliman tulad ng mga ibang relihiyon. Minsan, subhanallah, mas nauna pa ang mga kamusliman kesa sa ibang relihiyon. Nauna pa ang mga kamusliman bumibili ng paputok kesa sa ibang relihiyon. Kapatid, ittaqillah, matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ika na gumaya sa gawain ng ibang relihiyon, kabilang ka sa kanila. Ibig sabihin, kapag gumaya ka sa pagbibili ng mga paputok, kabilang ka na sa kanila sapagkat gawain nila ito. At kapag ikaw ay bumili ng mga Christmas tree o di kaya Christmas decor o di kaya Christmas light na katulad na ginagawa ng mga ibang relihiyon, kabilang ka sa kanila. Ittaqillah, kapatid. Ibig sabihin, kapag nagawa mo ang gawain ng ibang relihiyon, kabilang ka na sa kanila. Gusto mo ba mapabilang sa kanila? Sila ang relihiyon na kung saan hindi sila kabilang sa relihiyong Islam. Sapagkat may sariling batas tayo. Ito yung tunay na relihiyon. Ito yung relihiyon na kung saan tumatahak sa matuwid na landas. Sapagkat ang batas na hinahawakan natin, batas ng Allah na kung saan siya yung tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang. Subhanallah. Ngayon, anong binabanggit natin sa ating pagdarasal? 17 times, 17 beses binabasa natin ang ihdinas siratal mustaqim. Gabayan mo kami sa matuwid na landas. Siratal ladhina an'amta alayhim. Tulad ng mga nauna sa atin, yung kinabayan mo sa matuwid na landas. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. At huwag mo kaming ipabilang sa mga taong naligaw at magdub at kinapupuutan mo, O Allah. Yan ang mga panalangin natin sa Fatiha. Yan ang panalangin natin sa Fatiha. Humingi tayo ng gabay mula sa Allah at hinihingi natin sa Allah na hindi sana tayo mapabilang sa gawain ng ibang mga relihiyon, mga kinamumuhian ng Allah, kinapupuutan ng Allah, naligaw ng landas. Problema, pagdating ngayon, ginagaya naman natin ang gawain nila. Subhanallah. Nakakalungkot, kapatid, sa pananampalatayang Islam. So bilang isang Muslim, dapat iwas-iwasan po natin ang pagsagawa ng gawain ng ibang relihiyon upang hindi tayo mapabilang sa kanila. Ang Christmas, hindi ito gawain ng Muslim. Ang New Year, hindi ito gawain ng Muslim. Gawain ito ng ibang relihiyon. Sana pagdating o pagsapit ng pagdiriwang ito, sana wala na tayong makikitang mga kapatid nating Muslim na magsagawa ng gawain na iyan. Insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas at ilalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kapahamakan at mula sa gawain na kung saan ligaw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.